Siguro andito ka dahil gusto mong lagyan ng avatar na nagsasalita ang gaming videos mo or kahit anong videos. Gaya ko, 'di ba? Gumagamit din ako ng avatar para humarap sa mga audience ko. Dahil katulad mo, mahihiyain ako sa camera. Subalit itong ginagamit ko at ang ginagamit ng ibang gaming channel ay ginagawa nila gamit ang isang software sa computer. Marami ding lumalabas na tutorial gamit ang cellphone, subalit napakahirap sa mga taong nagsisimula pa lamang sa pag-i-edit. Kaya naisipan kong gumawa ng video upang ipakita sa inyo ang paggawa ng isang avatar na nagsasalita sa pinakamadaling paraan. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, iniimbitahan kitang suportahan ako sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, at pag-comment dito sa video para malaman ko ang iyong opinion at ang iyong mga katanungan. So, simula na tayo! Ang kailangan nating mga application dito, syempre, KineMaster at itong Gacha Life. Libre lang to sa Play Store, okay? Sundin mo lang itong gagawin ko. So, ito yung makikita mo pagbukas mo ng Gacha Life. I-click mo lang dito sa presets. Ayan. Dahil meron ditong mga ready na may magagandang outfit. Dahil dito sa manual na edit, medyo mahirap. At saka mas mapaporma yung mga outfit dito. So, pag may nagustuhan ka dito, mas maganda. Tapos, edit mo na lang pamaya yung mukha. Actually, idol, meron ka namang makikita ng mga nagsasalitang avatar dito sa YouTube. Mga green screen. Ang problema lang, marami na kayong magkakatulad. Hindi katulad dito sa ituturo ko sa'yo, pwede kang mamili kung ano yung magiging itsura ng avatar mo. So, sige, pipili na ako ng isa para makapagsimula na tayo. Dito, papalitan ko ng buhok. So, dito ko lalagay. Ayan. Click mo lang to. Marami kang pamimilian dito. Ayan. Pwede mong palitan ng kulay, pero wag na wag kang gagamit ng kulay green, okay? Kasi gagamit tayo ng green screen. So, wag kang maglalagay ng kulay green. So, pwede na siguro to. Total tutorial lang to para hindi umaba yung video natin. Pero pag kayo yung gagawa ng inyong avatar, syempre take your time. Siguraduhin mong maganda dahil yan yung gagamitin mo sa mga videos mo. Yan, papakapain mo lang dito. Marami naman dito nga pagpipilian. Sobrang dali lang yung gamitin, promise. So ito yung isa sa pinakamahalagang gagawin nyo. Punta ka dito, ayan. Punta ka sa number 10, sa page number 10. So ayan, kung makikita mo yung anim na nag-a-animate, yung nagsasalita na yan, yan yung kailangan natin. Pili ka lang dyan sa anim na yan. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na napakadali ng tutorial na ito kumpara sa iba. Dahil sa iba, yung paggamit ng cellphone, mag-a-animate ka ng manual. Itong ginagawa natin, automatic na siya. Tsaka, mas gusto ko yung mga karakter dito, talagang parang anime, di ba? At saka sa sobrang dami na pagpipilian mo ng buhok at saka ng mga accessories, imposible na mayroong makatulad ang sayo. Kaya mas magandang gumawa dito. Syempre, yung problema natin dito, dahil nga sa cellphone lang natin ginagawa, lahat naman, lahat ng ginawa sa cellphone ganito, na yung buka ng bibig, hindi syempre tatama sa buka ng bibig natin tuwing nagsasalita tayo. Pero ayos lang yon. Promise, ang ganda ng ganito. Malaki yung tulong na mayroong avatar na nagsasalita sa video mo. Huwag mo na lang gawin itong nakikita mo ngayon dahil ang makikita lang naman sa ating avatar ay yung kalahati ng katawan. Nalagyan ko lang. Tapos yung mas maganda dito, lagyan natin yung katawan ay gumagalaw. So sundin mo lang. Para gumagalaw yung ating avatar. Click mo to. Animated. So pili ka ng mga style dyan ng nakababa yung kamay. Ayan. Siguro sasabihin nyo, mas maganda yung may hawak na parang console ng gaming, no? Pero, hindi rin naman yan mapapansin. Ayos lang yan. Okay, piliin ko to. Ayan. Kapag ayos na, pwede mo na siyang i-close. Okay.
Then, punta ka sa studio. Pagbabagong install ka lang, hindi pa green yung background nito. So, pupunta ka dito. Ayan, piliin mo yung green. Huwag kang kukuha ng ibang kulay dahil green lang talaga yung kailangan natin. So, ngayon, makikita mo may pangalan. Punta ka dito. I-hide all mo lang. Ayan, close mo na. Oops, may nag-message. Ayan. Sundin mo lang. I-click mo dito. Ayan, para mapalaki natin. Then, i-click mo lang dito para magpunta siya dito. Ayan. So, ngayon naman, maglagay tayo ng pet o kung ano mang makita natin dito. Punta ka lang dito sa props. Ayan, punta ka sa special. Sa special, dahil sa special, merong mga gumagalaw na ano na karakter. Kuha tayo dito. Ayan, pili ka lang dito. Sa ating tutorial, ito yung gagamitin natin. Ayan, nagkasayaw na ano. Diba? Huwag mo lang masyadong ilalagay sa likod niya. Dahil sa likod niyan, lalagyan natin pamaya ng upuan. Yung gaming chair. Ayan, pwede na dyan. So, i-hide lang natin to lahat. Hindi ko nga pala sinabi kanina, nagagamit tayo dito ng screen recorder. Ang gamit ko ay Android phone. So ito yung ginagamit ko. Kung wala pa kayo, install nyo lang. Puntahan nyo sa Play Store. Free lang naman siya. Then, i-record mo itong ginawa natin. I-record mo ng kahit 40 seconds or 1 minute. Total, pwede mo namang pagduktong-duktongin yan kung mahaba yung video na paglalagyan mo. Okay? So, pag natapos ka ng mag-record nitong ginawa natin, i-close mo na to, then i-open mo na yung KineMaster mo, okay? Pag na-open natin sa KineMaster, kung mapapansin nyo, mayroong mga itim ang gilid. Ayan. Para maalis yan, punta ka dito, click mo to. Okay? Then ito. Then, i-stretch mo. Ayan. Palakihin mong ganyan. Okay? I-close mo lang to, then i-export mo na. Save mo na sa cellphone mo. Tapos magsimula ka uli ng bagong project. Okay? Hintayin mo lang. Ayan. Back mo lang. Back. Then magsimula ka ng bago. Okay? Maglagay ka ng isang image. Ayan. Stretch mo lang. Then, gawin natin kulay green. Okay. Then, ngayon, i-open mo naman yung ano, yung ginawa natin kanina. Yung export natin. Okay. Stretch mo lang. Then, puntahan mo dito. Ayan. Ipantay mo sa haba ng, syempre, ng ating ginawa. Ayan. Okay. Then ngayon, click mo dito. Then, punta ka dito sa chroma key. Sundin mo lang. Ayan. Okay. Kaya natin ito ginagawa kasi nga lalagyan natin ng gaming chair. Para makakita ka ng gaming chair, punta ka lang sa Google. I-research mo. Gaming chair PNG. Pero kung ayaw mo naman mag-research, ilagay mo lang sa comment section, ilalagay ko itong sa akin, dun sa Dropbox ko, then pwede mong i-download. Ayan. Okay, adjust mo lang. Then, ilagay mo sa likod. Ayan, gawin mo to. Okay, pwesto lang natin ng ayos. Ayan. O diba, yung dalawang sumasayaw na yon para mga meron habang naglalaro ka. Diba, kung kilala nyo si Bubong Gamer, meron siyang isang pet sa kanyang balikat. Pero kung gagawin mo ito, meron ka naman dalawang meron sa likod. Ayan. Yan yung reason kaya sabi ko sa inyo, huwag ilagay masyado sa likod yung dalawang sumasayaw. Kasi nga lalagyan natin ng upuan. So dito, dagdagan ko lang din dito ng, ano, ng microphone. Para naman siguradong malinaw yung kanyang boses, di ba? Option lang to. Lagay ko lang parang dagdagan lang. Dagdag design lang. Kung gusto nyo, lagay ko na rin sa Dropbox ko.
Lagyan mo lang sa comment section kung gusto mo. Okay? Ayan. Diba? Para maganda yung boses niya. Naka-microphone pa. Sige, subukan na natin. O, diba? Astig. So, okay na to. Export mo na. Then, i-open mo yung paglalagyan mo na video. So, i-example natin. Kunwari, gaming yung paglalagyan mo. Ayan. Kunwari, ito yung gameplay mo. I-open mo lang yung ating ginawa. Ayan, yung export. Okay. Punta ka lang dito sa chroma key. Ayan. Sundin mo lang. Okay. Then, i-adjust mo na. Lagyan mo na sa pinakasulok. Ayan. Pero syempre, lalagyan mo ng boses mo. Parang ganito. Sige, ganyan natin si Bobong Gamer. Sige. Patay dito. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Okay? Ayan, ganyan. Hindi talaga ako pwede sila. Ayan, sita. Aroy. Okay. So hanggang dito na lang ang ating tutorial. Sana nakatulong sa iyo. At kung nagustuhan mo, syempre, i-like mo itong video. Mag-comment ka sa baba para malaman ko ang iyong opinion at mga katanungan. Syempre, mag-subscribe ka dito sa ating channel at i-click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat sa iyong panonood. Babush!